Para sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa isang analog multimeter. Ano? Itong isishare ko ay para lamang sa mga nag-uumpisa pa lang sa electronics at yung mga ngayon pa lang gagamit sa mga ganitong klase ng multimeter, yung analog multimeter. Ayan. So dito, itong multimeter natin, Sanwa, pero yung loob nito, sishare ko lang sa inyo, ano? Mayroon tayong content nito na pinalitan natin ng board sa loob. Iba na yung board natin, generic board na yung nakakasa sa loob kasi napansin natin na halos magkakapareho lang yung mounting. Kaya tinanggal natin yung generic board at kinasa natin dito. So nasira to. Habang binubuo natin yung ating power conditioner, so sumablay tayo, ano, nagkamali tayo ng sukat. Nagsusukat tayo ng high voltage na naka-range times 1 tayo. So nangyari, ayan, pumutok siya. Pumutok at tiningnan natin sa loob kung ano yung pumutok. At syempre, sunog yung fuse. Nung masunog yung fuse, ay kinabitan natin ng battery at ayan, gumagana na siya. Okay? So ito, papakita natin sa inyo. Ayan. Gumagana na. Kaso, meron po siyang ibang problema. Okay? Kapag ginanyan mo siya, tatakbo yung needle na dapat naman sana kapag naka times 1 ka, hanggang dito sa 10 or 100, hindi siya tatakbo, hindi siya gagalaw yung needle. Kaso ang nangyayari dito, nung hindi pa natin pinalitan ng piyesa, ng ibang piyesa, gagalaw. Okay? So ngayon, napalitan na natin, ay normal na siya. Ayan. Okay? So ano ba yung napalitan natin? Ito. Sishare natin sa inyo, ano? So nakikita ba dito? So check natin para... Ayan. Susukatin natin yung mga natanggal nating piyesa. Ayan. So ito yon. Lagay natin dito sa baba para makita nyo ng maigi. Ayan. Okay, so lapit lang natin ng konti, ano? Ayan. Balik natin konti. Ayan, okay. So ito, susukatin natin. Tingnan natin, oh. Ito yung dalawa na yan. Ayan, susukatin natin. Ayan, oh, wala. Open talaga siya. Tapos yung isa naman ay sira na rin. Ayan. So ito yung mga nakuha natin sa loob. So hindi siya sunog. Kung titingnan mo siya yung kanyang physical appearance ay hindi siya sunog. Talagang open lang. Ayan. Yan yan, yung dalawa na yan. Ayan. So medyo malayo, lapit natin. Ayan siya. Ayan. Okay, ayan yung dalawang nasira. Ayan, para makita nyo yung value. Ayan, yan yung nasisira. So saan ba nang galing yan? Ayan, papakita natin sa inyo, ha. So galing yan dito, kinabitan na natin ang, ayan, kung napapansin nyo, dalawang resistor na yan. Diyan ang gagaling yung tinanggal natin na surface mounted. Ayan yung kanyang value, 38.3. So para sa mga baguhan, ano, kapag nagpapalit kayo ng resistor na wala kayong makuhang tamang value, hindi rin makuha sa series tsaka parallel connection, at least nasa ano kayo, nasa nearest value kayo. Huwag kayong lumayo kasi dito nakasalala yung accuracy nung multimeter natin. So yung accuracy nung times 1, kapag pinalitan mo siya ng malayo sa value, madi-defeat. Ayan. Okay, so tanggalin natin tong dalawa na to. Titingnan natin kung ano yung sinasabi ko kanina. Okay, tanggalin muna natin yung battery. Tapos tanggalin natin yung dalawang resistor, ano? Ayan.
Ayan, so wala na. Tinanggalan natin yung dalawang resistor. Ngayon, balik natin yung battery. So, ang maganda lang dito, ano, kung mapapansin nyo, sa generic board, dahil meron siyang component footprints na yung talagang value ang nakalagay dyan. Ayan, no. Kung masira o masunog mo yung piyesa, mabura mo yung mga numero dito, andyan yung kanyang footprints dito. Makukuha mo yung value niya, yung tamang value, at mapapalitan mo. Ayan. So, ang isa pa sa maganda rito, ayan. Tingnan nyo ng maigi. Nandito lahat ng ranges. Kung dito, anong nakalagay, ay sharing nakalagay dito sa loob. Ayan, no. Yung AC voltage, 10 to 1000, tapos yung DC. Ayan. Nandyan yung ammeter, yung resistance. Kaya yung sira natin na times 1, nalukit natin agad. Kasi andyan, no, nakalagay yung times 1, no. Times 1, times 10, times 100, 1K, 10K. So, nakita na natin agad yan. So, imposible namang pupunta pa tayo dito. So, magpo-focus lang tayo dito. Dahil yung times 1, nandyan dyan lang. Kaya, nakita natin agad yung sira na nandi dito. Ayan. So, ito na ngayon. Titest natin. Natinanggal natin yung dalawang resistor. Kung tama ba yung sinabi ko sa inyo kanina na kapag hinipo ay gumagalaw. Gumagalaw yung needle. So, ayan siya. Short natin. So, ayan, gumagana. Ngayon, hipuin natin. Ayan. Yan yung problema niya kapag hindi mo napapalitan. So, kapag hindi mo napalitan yung resistor na yan, yung accuracy ng rating mo sa resistance ay hindi tutugma. So, kailangan mo talagang palitan. Yan. So, yan lang yung madalas na problema kapag nasa time zone. Sa mga lumang ano naman, halimbawa, ang katulad nito, ito yung original board ng San Juan natin. Yung madalas na pinapalitan namin dito kapag ganung problema ay yung 18 ohms lang. So, dito, kaiba naman siya. Dalawang 38.3. Ayan. So, kung may mga ganito kayong problema, may mga multimeter kayo na ganito yung board, so, alam nyo na kung saan yung tatanggalin at papalitan nyo. Nandyan lang. Ayan, may mga marka naman yan eh. Okay? So, sana'y makatulong to, no? Sa mga nag-uumpisa pa lang gumamit ng mga multimeter na may mga ganitong problema. Ayan. So, hanggang dito na lang tayo. Hindi na tayo magtatagal. Maraming salamat. God bless at bye-bye.